Ilang cottages sa baybaying bahagi ng Pasukin, Ilocos Norte nasira dahil sa storm surge. Nakatutok doon, live, si Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine? Chris, maghapon na malakas ang buhos ng ulan dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Kasabay nga niyan ay nakabantay ang PDRRMO sa mga low-lying barangays. Nawasak at tinangay ng malalakas na alon ng ilang cottages sa isang beach sa barangay Stansya, Pasukin, Ilocos Norte. Bunsod ito ng naranasang sama ng panahon na epekto ng habagat at nagdaang superbagyo. Ang ilang natirang cottage, binaklas na ng mga may-ari. Patuloy kasi ang paglakas ng alon sa dagat. Hindi rin nila inasahan ang malalaking hampas ng alon na sumira sa kanilang cottages. Umaabot daw sa 2,000 hanggang 3,000 piso ang gastos nila sa pagpapatayo ng cottage. Kadatakil dilugin yung at nung kasto yung mga perjang kanya at hindi misaan, hindi labiga na ikabil. Hindi bayad na at more or less 2,000 din na isang cottage. Nung patakdaran niya, umabot pa 3,000 din na isang cottage. Sa barangay Tulnagan, itinaas at itinali ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka upang hindi tangayin ang alon. Bawal munang pumalaot ang mga mangingisda. Sa barangay Nagsanga, 9 na pamilya ang apektado sa pag-apaw ng ilog pero hindi na sila lumikas sa evacuation center. Nakamonitor naman ang otoridad sa mga apektadong residente. Tisi side tayo awan pa iti kuang reported nga ana tayo ng MT makikita tayo tatang damages ket ditoy part iti barangay Estancia. Kasi detekon ko natin yung storm surge, di kita cottages da, ti amok nga some of it kit na wash out. Inihahanda na ng MDRRMO ang mga relief goods na ibibigay sa mga residenteng apektado ng kalamidad. Chris, sa ngayon patuloy ang monitoring ng PDRRMO sa mga river system sa probinsya. Activated rin ang lahat ng BDRRMOs, ganoon din yung mga MDRRMOs sa iba't ibang mga bayan. Nakahanda rin ang lahat ng evacuation center sakaling merong mga residente na kinakailangang ilikas. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan.